In the book of Philippians, chapter 4, verse 4, since our month-long theme is about rejoice. In Philippians 4, 4, sabay-sabay po natin itong basahin. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Isigaw po natin, rejoice. Sa Tagalog po, ating basahin, mga galak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Amen. Sa gabi pong ito, mga kapatid, ang maigsing mensahe na akin pong dadalhin ay pinamagatang, it's a choice to rejoice. Amen. It's a choice to rejoice. Hayaan po natin na hindi lamang sa gabing ito, kundi sa bawat araw ng ating buhay, piliin natin na magalak. Magalak sa atin pong Panginoon. Come on, bigyan po natin ng papuri ang atin pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, choose to rejoice. Makakaupo na po ang bawat isa. Choose to rejoice. The month of December, it's the most wonderful time of the year. It's a month of rejoicing for most people of the world. Lalo na po, kinukonsider po natin sa ating pong kalendaryo, ito po ang huling taon or huling buwan ng taon. At ito po yung pinaka-peak month of the Christmas season. Pag pinag-usapan po ang Christmas season dito po sa Pilipinas, basta pumasok po ang Ber month, ay nagsisimula na po yung celebration ng Christmas. Pero pagdating na po ng December, dito na po lalong nagkakaroon ng kasayahan at pagdiriwang. Dito po lumalabas yung many big time sales, mga promos, mga special offers, lalo na po sa mga malls at supermarkets. At punong-puno po ng mga parties, feasting, celebration, and year-end gathering sa mga opisina at sa iba't iba pong mga grupo upang nang sa gayon, i-celebrate po nila ang Kapaskuhan at ang pagtatapos ng taong ito. At para sa simbahang ito, it's the birthday month of our pastor and it's his birthday today. Lahat po ay magsabing happy birthday, Pastor Ed. So all this calls for rejoicing. Lahat po ng mga bagay na ito ay dahilan upang tayo po ay magkaroon ng kasayahan. But for Christians, all year long is a time of rejoicing. Every day, we can say, this is the day that the Lord has made, so let us rejoice and be glad in it. Sa bawat araw po, kahit hindi month of December, po pwede po tayo na sa paggising po natin, ito po ang ating sasalitain, ito po ang ating aawitin, ito po ang ating mga salitang bibigkasin, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. God wants us to rejoice. Ang Biblia po ay punong-puno ng mensahe patungkol po sa kagalakan. The words joy, joyful, rejoice, rejoicing, glad and gladness. Ito po ay mga salita na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na nais ng Diyos na magkaroon po tayo ng kasayahan
sa atin pong buhay. So kung sa sanlibutan po ay laging may paalala, bawal ang nakasimangot, lalo na po sa Iglesia ng Panginoon, dahil may kagalakan po tayo sa atin pong puso. So nararapat na magkaroon po tayo ng isang espiritu na marunong po na kumilala doon po sa mga pangako ng atin pong Panginoon. Hindi ko po sinasabing lahat ng araw ang atin pong emosyon ay talagang nandoon ang kasayahan. But then again, I say, you have a choice to rejoice. Diba? Madaling tandaan, magkatunog eh. Choice and rejoice. Kaya po, piliin natin na tayo po ay magalak sa Panginoon. Hallelujah! Ito po ba ang nais mo sa iyong buhay? Hindi lahat ay magiging magandang sitwasyon sa atin. But let us choose to rejoice. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Why is there sadness in people's lives in this world? Grabe po ang mga problema, kalungkutan, ang pagdadalamhati na dinaranas ang sanlibutan ito. Now, syempre po, kapag dumating din po yung iba't ibang sitwasyon na kung saan ay animo'y nakakapagpahina sa bawat sa atin, it's a natural response to be sad and to be sorrowful also. Pero alam niyo po, we are called to be overcomers in Jesus Christ. Gusto po ng Panginoon na magkaroon tayo ng pananagumpay. Ang sanlibutan pong ito, hindi po nila alam kung paano labanan ang kanila pong kalungkutan, ang kanilang mga pagdadalamhati. Because the true source of joy is not in their hearts. The only source, real source of joy is none other than our Lord Jesus Christ. And we must develop a close relationship with Him and let that relationship grow day by day so that joy may be full in us. Nais po ng Panginoon na sa pamagitan ng atin pong pakikipag-ugnay sa Kanya ay magkaroon po tayo ng isang tunay na kagalakan. Ang nais lang po ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya pong mga kautusan. Ang sabi po sa Kanyang mga salita, if you keep my commandments, you will abide in my love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. So ang nais po ng Panginoon upang huwag mawala sa atin ang kapuspusan ng Kanya pong kagalakan, ay manatili daw po tayo sa Kanyang mga salita at salita na kung saan nagpapahayag ng Kanya pong banal na kalooban. At ang pananatili nawa natin sa Kanyang salita ay hindi lang po dahil obligasyon, kundi dahil tayo po ay nagmamahal sa Kanya. Kaya nga po, kung ang atin pong kaluluwa ay lubusan po, mga kapatid, na nahihimlay sa piling ng ating Panginoon, sigurado po na ang kagalakan ay kusang mararanasan ng bawat isa sa atin. So, nagkakaroon lang po ng pagkawala ang kagalakan sa atin pong buhay kapag ka po inalis natin ang ating paningin at ang ating pananampalataya sa atin pong Panginoong Hesukristo. One writer says, Christian joy is a barometer of your spiritual life. Ito pala po ang nagsusukat ng atin pong antas sa espiritual na buhay. Kaya kung close tayo sa Panginoon, hindi lang feeling close ha, kung malapit talaga tayo sa Panginoon, nangangahulugan na mataas din ang antas ng ating pananampalataya at espiritual na buhay. Kaya hindi hahayaan ng Panginoon na ang pupuno sa ating puso
ay kalungkutan at pagdadalamhati. Kapag inuna natin siya sa atin pong buhay, pupunuin niya ang ating puso, pagpapalain niya ang ating buhay ng kanya pong kagalakan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po, mga kapatid, ng isa pong kilalang tao, si Roger L. Strange, "It is not the place nor the condition, but the mind alone that can make anyone happy or miserable." Ito po ay sa pananaw ng sanlibutan, na kahit ang kanila pong isip ay kinakailangan po nilang ikondisyon upang nang sa gayon ay magkaroon po sila ng tinatawag na kasayahan. Pero alam niyo po, mga kapatid, nais ng ating Panginoon na hindi lamang po positive thinking. Iba po ang positive thinking sa faith, mga kapatid. It's good kung positibo ka sa pananaw mo sa iyong buhay. Pero kung positibo ka, pero walang pananampalataya sa Diyos, nawawalan po ito ng saysay sa atin pong mga buhay. Pero alam niyo po, hindi lang sa sanlibutan, kundi kahit po sa pananampalataya, yun pong kaisipan natin ay napakahalaga upang magpasya na piliin natin na magalak kahit sa kalagitnaan ng mga pagsubok sa atin pong buhay. Lagi pong ipinapaalala ng banal na kasulatan, renew your mind. Why? Because a renewed mind is a joyful mind. Ang isa pala pong isip na binago, hindi dahil sa positive thinking, kundi dahil ito po, mga kapatid, ay lubusan po na nagpasakop sa espiritu ng atin pong Panginoon, sigurado pong mayroong kagalakan na mararamdaman. A renewed mind will choose to be joyful, will choose to rejoice in His life. Kaya nga po, ito po ang lagi nating tatandaan, mga kapatid, na yung pong ating kaisipan, lagi po nating ipasasakop sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Kasi ito nga po yung ating battle mind, or battle ground, battlefield, yung pong mind natin, na kung saan ito po ang dito po naghihilahan, dito po may tug of war, no? Ang kaaway at ang atin pong Panginoon. Alam po natin hindi sila magkatapat, mga kapatid, higit na makapangyarihan ng Panginoon. Pero alam nyo po, iginagalang ng Panginoon ang atin pong pagpapasya. At kung mas pipiliin po natin ang dikta ng kaaway, sige, malungkot ka kasi may problema ka. Sige, mawalan ka ng pag-asa kasi wala nang kasagutan sa iyong mga hinihingi, no, sa Panginoon. Pag yun po ang ating in-entertain, mga kapatid, mapupuno nga po tayo ng kabagabagan, pagkabalisa, ng pagkatakot, ng grabe pong kalungkutan. Pero kapag nagdesisyon tayo, hindi, ako ay hindi susuko. Bagamat ako ay nasa kalagitnaan ng ganitong sitwasyon, sisikapin kong ipasakop sa Panginoon ang aking kaisipan at hindi ako patatalo sa dikta ng kaaway. Always remember, it's a choice to rejoice. Amen? It's a choice to rejoice. Lahat po ay magsabi, it's a choice to rejoice. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, meron po mga ilang principles that govern joy na dapat po nating malaman upang nang sa gayon ay maging mapagbantay po tayo. Una po, joy cannot be sourced from the things you want to possess. Ang kagalakan po ay hindi magmumula doon sa mga bagay na atin pong inaangkin. Kasi po yung ibang tao, para bang kapag wala ako nito, pag wala akong bahay, pag wala akong kotse, pag wala akong ganitong
pag-aari sa aking buhay, hindi ako magiging masaya. Pero hindi pala po ito ang sukatan ng atin pong kagalakan, kundi ang atin pong relasyon sa ating Panginoon. Now, tandaan po natin, yung considered as the richest man who ever lived, si King Solomon, ito po ang kanyang pananalita. Sa Ecclesiastes chapter 11 verses 4 to 6, ang sabi niya, gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay, nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan, gumawa ako sa ganang akin ng mga halaman at mga liwasan at aking tinamna ng mga sari-saring puno ng kahoy na nagkakabunga. Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig upang dumilig ng gubat na napagtatamnan ng mga puno ng kahoy. 7, ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Ibig pong sabihin talagang lahat ng kanyang kinakailangan, pati mga katulong, no? Isang click lang niya ay lapit po lahat. Wala po siya, pwede siyang nakaupo lang o nakahiga lang buong araw at marami na pong kikilos para sa kanya. Nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari, ng mga bakahan at mga kawan, nang higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mang-aawit at mga babaeng mang-aawit at ng mga kalayawan, ng mga anak ng mga tao, mga sari-saring instrumento ng musika. Iyong totoong marami. So, ibig pong sabihin, kahit siya ay nakahiga, nagpapahinga po, pwede pong may mga umaawit sa kanya. No, talagang hayahay ang buhay para po dito kay Haring Solomon. Sabi po sa verse 9, sa gayon naging dakila ako at lumago ako ng higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang akin namang karunungan ay nagmamalagi sa akin at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Ibig sabihin, anumang kanya makita ang magustuhan niya, dalhin mo sa akin yan. Grabe po, ano? Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan. Ito po ay kagalakang makamundo. Sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Na magkagay minasdan ko ang lahat na mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at gawain na aking pinagsikapang gawin. Pagkatapos ng lahat ng kanya pong accomplishment, ng possessions niya sa kanyang buhay, nagkaroon po siya ng conclusion. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Ibig pong sabihin, hindi nagmumula sa mga kayamanan, sa mga pag-aari, ang kasayahan ng tao. Amen? Maaring salat po tayo, kulang po tayo sa mga kayamanan, sa mga pag-aari, sa buhay na ito. Pero kapag si Kristo ay nasa ating puso, kakaibang uri ng kasayahan ang atin pong nararamdaman. Amen? Kay Kristo po, nagiging kontento tayo sa atin pong buhay hanggang dumating ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Praise the Lord. Sunod po, joy cannot be sourced from the place where you want to be. May mga tao po, mga kapatid, kung ako lang ay nandito sa lugar na ito, desin sana ako ay naging masaya na. No? Ikaw ay nasa Luzon, gusto mo ikaw ay nasa Visayas. O ikaw ay nasa Mindanao, gusto mo ikaw ay nasa Luzon. O ikaw ay nasa Pilipinas, gusto kong makapunta sa Amerika. No? Minsan po ang tao ay ayon doon sa lugar na kanila pong pinupuntahan. At alam niyo po, ito ay naranasan ng bansang Israel. Sila po yung good example of how people blame geography rather than examine their heart's weakness or character. No? So, nais po ng Panginoon na ipakita sa kanila na ang tunay na kagalakan ay hindi lang doon sa lugar na kanila pong
kinabibilangan at that moment. Ito pong bansang Israel, nang sila po ay nandoon sa Ehipto, syempre, hirap na hirap. No? Nung sinabi ni Moises, palalayain kayo ng Panginoon. No? Ang sabi ng Panginoon, let my people go. No? So, excited na excited sila. Bagamat ang dami pong mga pagsubok hanggang yung 10 plagues o 10 salot ay dumaan. And then, nung dumating na po ang pagkakataon na kung saan ay nakalabas na nga sila, nagreklamo naman. Alam niyo po, sa halip na pasalamatan nila, patungo na tayo sa lupang pangako. Hindi. Noong nagkaroon po sila ng kahirapan, doon po sa ilang, naalala na naman nila ang Ehipto. At ano po ang sabi ng Bible, mga kapatid, dito, no? Lalo na po, may kasama po silang multitude, eh. No? Yung pong mga, hindi talaga mga Hudyo, eh, sila naman po ay napa-impluensya doon po sa masamang sinasabi sa kanila. Sabi po sa Numbers 11:4-6, at ang haluhalong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman. At ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain? Yan. Namiss na yung karne doon sa Ehipto. Tayo ay pinahihirapan doon, pero may karne doon dito sa ilang wala. Ano po ang sabi pa nila? Ating naaalala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad. Paawa sa sarili talaga, no? Ang mga pipino at ang mga melon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at bawang. Biruin nyo yan. Magprito ka lang ng sibuyas at bawang. Parang grabe na, ang sarap ang iyo pong niluluto. Namiss po nila yung amoy ng bawang at sibuyas. Ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo. Walang kaano-ano man sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. Yan. Pinauulan po ng Panginoon ng mana. Ito po ay animoy mga wafers para pong tinapay na kung saan araw-araw po na sila po ay sinusuplayan, wala rin pong bayad. Nung umayaw na sila, naku, parang tuyo araw-araw. Nakaka-high blood. Pero sila po ay pinapadaan lang ng Panginoon sa pagsubok. At dahil hindi po nila yung nalagpasan, biruin niyo po, sinisi po nila itong si Moises, sinisi nila ang atin pong Panginoon. Pero lagi po nating tatandaan, mga kapatid, hindi po sa lugar masusumpungan ang tunay na kagalakan. Pwedeng dalhin ka sa iba't ibang lugar, kahit sa pinakamagandang lugar. Pero kung may problema ang puso mo sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, kung lagi kang lalayo sa Diyos, walang perpektong kondisyon na magpapatuwid sa'yo sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Amen? It's the condition of our hearts. It's a condition of our spirit before the Lord. Kaya wag po nating tularan ang bansang Israel. Ikatlo po, no? Joy cannot be sourced from being the person you are not. Sana si ganun ako. No? Sana siya ay ako na lang. Sana yung ganda niya ay nakuha ko. Sana yung yaman niya nasa akin. Yung pagkahili po, mga kapatid, sa atin, dahil animo hindi natin taglay iyon pong magagandang bagay sa atin pong buhay. Pero lagi nating tatandaan na tayo po ay nilikha ayon sa wangis ng atin pong Panginoon. Each of us is unique in the sight of the Lord. Ito na lang po ang tandaan natin ayon sa salita ng Panginoon, that we must praise the Lord, for we are fearfully and wonderfully made. Wonderful are the works of the Lord, and our souls know it very well. Amen po ba? Tayo po ay nilikha, nakagilagilalas ng atin pong Panginoon
Kaya ito po ang ating angkinin sa atin pong mga buhay. Huwag na po nating hanapin ang ibang tao sa atin pong mga katauhan. Kundi masiyahan tayo, Lord, ako ito. I am joyful for who I am. At akin pong pag-iibayuhin ang pagkataong ito na tanging sa akin mo lang ibinigay at ipinagkatiwala. Hallelujah! Hallelujah! Kaya hayaan po natin, mga kapatid, na ang atin pong matamo mula sa Panginoon ay tunay na kagalakan. At ito po hindi nagmumula sa anumang kayamanan o mga bagay na atin pong inaari. Hindi po sa kung sinong klaseng tao tayo o doon sa lugar na atin pong pupuntahan, kundi tayo po, mga kapatid, ay hinayaan ng Panginoon na maging tayo at kung ano ang atin pong angkin sa pagkakataong ito, at ito po ang ating pagyamanin. What is real joy? Joy is not just a cheerful feeling. There are people who are happy, but they don't have joy. They seem to be smiling brilliantly or laughing loudly because of what they richly possess, but their hearts are empty. Happiness is temporal. It is evident only during fair weather situations. But when the storms come, the happy feeling suddenly fades away. So, hindi po nangangahulugan na ikaw ay nakangiti at humahalakhak ng malakas, ikaw ay may kagalakan na. Hindi po. Hindi yung physical condition, not the condition of our face, kung ikaw ay nakangiti, or the condition of our body will dictate if we have joy in our hearts. Kundi ito po, mga kapatid, ay ayon po sa kalagayan ng ating puso. Nakangiti ka nga sa labas. Hungkag pala naman ang iyong puso. Kaya ito po ay pansamantala lang. At kapag dumating po ang mga matitinding pagsubok, daladala na rin yung dati mong mga pagngiti at pagtawa sa iyo pong buhay. Joy is different. In being joyful, the smile is prominent and real because joy flows from the heart. And when storms unexpectedly come, joy endures. It is at peace and feels secure. No storms can quench joy because it is anchored in its divine source. True joy comes only through our relationship with Jesus Christ. Hallelujah. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Yan po ang kagalakan na kung saan maaring hindi tayo humahalakhak. Maaring konting ngiti lang, pero yung puso natin, nandoon po na ito ay secured, na ito po ay payapa. Sapagkat alam po natin ang Diyos ang bahala sa atin pong buhay. Alam niyo po, yung pong Book of Philippians, the Book of Philippians is called the Book of Joy and even considered as the most joyful one among the books in the Bible. Pero alam niyo po ba kung saan sinulat ito? Paul wrote it while in prison. Biruin niyo po, yung isang nasa bilangguan, yun pa yung nagpapasaya at nagbibigay ng mensahe ng kagalakan dun sa mga nasa labas ng kulungan. Nung sinabi po niya sa Philippians 4:4, "Rejoice in the Lord always," nasa loob siya ng kulungan. Hindi po siya nasiyahan na sabihin lang, "Rejoice in the Lord always." Ano pa po ang sabi niya? "Again, I say, rejoice." Inulit niya po ng inulit sa mga taga-Filipos
na kayo ay huwag manghinawa sa paglilingkod sa Panginoon at kayo ay magalak habang naglilingkod sa Kanya. Hallelujah! What an encouragement to the people of Philippi who were believers in Christ. Tayo pang ini-encourage ng isang nasa bilangguan. Bakit? Sapagkat naging firm ang decision nito pong si Apostle Pablo. He chose to rejoice in the Lord. Mayroon po siyang tunay na kagalakan, kaya ito po ay nag-flow sa kanya pong buhay sa mga tao na kung saan ay kanya pong tinuturuan. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Inihiling ko po ang bawat isa ay tatayo. It's a choice to rejoice. Kaya hayaan po natin, mga kapatid, na sa gabing ito, lubusan natin ipag-pray sa Panginoon, Lord, kung lubusan man ako na daratnan ng mga sitwasyon sa aking buhay na magpapalungkot sa akin, na para bang ako ay panghihinaan ng loob, na ako ay pagdadalamhatiin, Lord, tulungan mo akong lumaban. Let me choose to rejoice. Let me choose to rejoice. Si Habakuk po, ito po isang napakagandang passage from the book. In verses 17 to 19, although the fig tree, ang igos, ang puno ng igos, shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall lead no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Lahat wala, walang bunga ang mga punong kahoy, yun pong mga kulungan, wala yung kanyang mga inaalagaang kawan, wala lahat. Hindi ko po alam kung ano ang naging dahilan. Pero animoy, ito po ay inalis sa kanya. But he still chose to rejoice. Ang sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds' feet, and He will make me to walk upon mine high places. Bigyan po natin ng papuri ang atin pong dakilang Diyos. Hallelujah! Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Hallelujah, hallelujah. Luluhod po tayo sa ating Panginoon. Let's ask God for the joy that comes from Him. Hallelujah.